Nakita ko si Kuya Thomas kanina. May kasamang babae agad. Alam niyo kung anong ginawa ko? Pinagbabato ko siya nitong hawak kong libro. Sinabi ko, naduwag siya. Di niya mapanindigan yung pinagbubuntis mo, ate. Ningning, bakit mo naman ginawa yun? E anong sinabi niya sa'yo? Weird nga eh. Sabi niya, lumayo na daw ako sa pamilyang to bago pa daw mahuli ang lahat. Joke! Meron daw malagim na sikreto yung pamilya natin. Yun nga, malis na daw ako habang maaga pa. Tsaka sabi niya, di niya daw anak yan. Kanino anak yan? Yan, ito. At ang magiging anak mo, magdadala ng biyaya sa tahanang ito. Hindi ka pabuntis. Pero pag sapit ng 18 mo, pwede na. Tay, buti na lang at napatawag kayo. O bakit? Anong nangyari? Ba't hindi na kayong mauwi dito? Nagkagalit ba kayo nila ate? Dapat nga ako andito kayo eh, para matulungan niyo pa ako mag-alaga sa mga apo niyo. Si Ate Eloisa po buntis, alam niyo na ko ba yun? Tay, nagugulahan na ako eh. Ano po sinasabi niyo? Pag alis po ako, paano po sila ate, di ba? Wala po silang kasama dito. Po. Tay, naguguluhan po ako. Kala ko pa magre-review ka. Sino kausap mo? Barkada ko. Kumain ka na dito. Te, chati didit ho. Na-check up yung anak niya. May sakit kasi eh. Ate, alam mo hindi mo ako ipapahamak. Alam ko ang hangad mo yung kaligtasan ko, ate. Totoo po ba yung sinasabi ni Kuya Thomas? Na may malagim na sekreteng pamilya natin. Kasi nakausap ko kahapon si tatay. Ganun din pa yung sinasabi niya at gusto niya akong lumayo sa inyo. Ate. Ate, ano po ba yung sinasabi nila? Itong pinagbubuntis ko. Tsaka yung anak ni Ate Titi. Mga anak ni tatay. Si Ate Didit sumama sa isang kulto. At iyon ang mga traditional ritual nila. Ang magpapunti sa sarili mong ama. Lumayo na si tatay para sa'yo. Ayaw niyang maranasan mo. Yung mga naranasan namin. Pinilit nila makipagtalik ako kay tatay nung gabing yun. Nalaman yun ni Thomas. Kaya niya ako hiniwalayan. Dahil hindi niya anak to. Anak ni tatay to. Kahit saan mang lupalop mapunta si tatay, hahanapin pa rin siya nila. Lunini, kahit umalis ka, wala na tayong takas. Hindi naman sa pagmamayabang, guys. May nagtanong kasi sa akin kung paano ko daw na-realize nung bata ako na mahirap lang kami. Honestly, yung papa ko po ay may-ari po ng mga farms sa Pampanga. Tapos yung mama ko po ay isa pong dermatologist. Kasi may mga nagko-comment sa akin na bakit daw yung skin ko daw, ang ganda, ganito. Kasi bata pa lang po ako, inaalagaan na po ni mama yung skin ko. Ngayon, tatlo po kami magkakapatid. Babae yung panganay. May sumunod po na lalaki. Pangalawa. Tapos ako na po yung bunso. Yung panganay po na babae, mayroon po siyang jewelry shop. Yung kuya ko po ay isa pong developer ng mga software like application, ganon. Tulad na lamang po, ito ipapakita ko. Sobrang useful niyan sa akin. Yan na po yung ginagamit ko. Mula nung nagko-content ako. At ang tawag pala sa app na ito is
is as vocal remover. Pwede rin kayong pumili kung drums or without drums. Pwede rin kayong magtanggal ng mga noise dito, yung mga unnecessary noise. Pwede, very useful na to sa mga estudyante na may mga projects like films, ganun ba? How to use free vocal remover online. O yan na, may step by step. Ang maganda dun, makikita nyo dito yung original, kung music lang at saka yung vocal kapag pinaghiwa-hiwalay nyo na siya, di ba? Para na rin kayo nagluluto. Alam nyo guys, sa totoo lang, itong Is Us na to, sobrang pinadali niya yung buhay natin. Life saver talaga siya. At ang pinaka-goal talaga kung bakit nila yung ginawa is para hindi tayo mahirapan na search ng search, minus one, karaoke, ganun. Kung pwede naman natin gawin ng sa atin lang. And mapipili mo pa kung ano yung prefer mo na tanggalin, di ba? Mm. At ngayon naman, kung sasabihin nyo, ay, ang yaman mo pala, ganun. Hindi po namin minamindset na mayaman kami. Dahil tinuruan kami na kung kami yung meron, dapat hindi namin pinagyayabang. Pero para na rin mas makilala nyo po ako mabuti. Ang na-realize ko ngayon, ayong tinapos mo to, kaya na-prank ka. Diyo lang guys, hindi po kami mayaman. Lumaki din po ako mahirap. Tapos kung gusto nyong alamin na lang yung story time ko kung paano ko na-realize nung bata ko na mahirap ako or kami, follow nyo na lang ako sa Fella Austin POV sa Facebook at dun ko po in-stig yung kwento namin. So yun lang guys, thank you sa pagtapos. Pero yung application guys, tunay yun. Tunay. Mas mapapadali yung buhay nyo.